guys. So, kung natin dito sa tinig na yun, dito guys, na tinig ko, kapon ko lang sila nilagay dito. So, ito na guys, guys, welcome back to Panahon Ornamental Fish Hub. And ngayon guys, check na natin to yung aking betta breeding. Ito na guys, yung last ko na betta breeding. And napaka-successful guys. Ayan guys, ang dami ng mga fry. Ayan, so na-hatch na ang eggs. Ayan, binabantayan ng male. And madami. Ayan, madami sa bubble nest. Ayan, ang maliliit. So after this, check natin yung second pair na na bubble nest. So ito guys, yung second pair. Kung mapansin nyo dito guys, wala nang bubble nest. Parang ito guys na pair hindi nagiging successful. And so ang napansin ko dito kasi guys, yung mga eggs nung kinuha ko yung female, nakakalat sa ilalim. So probably na disturb yung bubble nest and ayan, hindi na buo yung mga eggs. Wala akong idea guys no kung bakit hindi naging successful yung second pair ng betta breeding ko. Pero okay lang yan guys, tuloy pa rin tayo sa pag-breed ng mga betta. Ngayon ipapakainin na lang natin yung mga male tsaka female no. I-condition na naman natin sila para sa next breeding na naman. Ito lang guys, pinapakain ko sa breeder ng mga betta 2 to 3 times. So, umaga pinapakain ko sila, pagtanghali kung makauwi ako, napakain ko rin sila. And then sa hapon. And guys, yung red na female betta. Yan siya. So, yan lang kinakain niya guys. Yung granules na to. Yan. Kain niya yan. So, pakainin natin siya, condition natin. Ang feeding yan guys is 2 to 3 times a day. Ito naman guys, yung koi na betta, female betta. Yan, so ito yung kinocondition ko rin ngayon. Yan, kasi ibibreed na rin natin to next time. So, mapansin nyo yan guys kung ready to breed yan kasi yung tiyan nila maglaki. Oh, parang bilog na bilog yung tiyan nila. Ito naman guys, dito naman guys, yung aking female betta. Yan, itong female na to guys, hindi ko pa to na-breed. Same din dito. Yan, hindi pa yan siya na-breed. So, pag ganyan kasi guys, na ready to breed na talaga tong female, ang mangyayari minsan, magkusa yan siya create ng bubble nest, saka kusa din yan siya palabas ng kanyang eggs and ilagay niya din sa bubble nest. Kaya lang hindi 'yon mabubuo kasi hindi na fertilize ng male. So ayan guys, kung gusto mo matuto mag-breed ng betta, mag-alaga ng mga betta fry from free swimming hanggat grow out, don't forget to click the subscribe button. At ngayon guys, tingnan naman natin yung aking blue polar breeding. So tara, tingnan natin. So guys, yung first pair ko ng blue polar. And itong mga eggs nila guys, marapit na to mag free swimming. So ito nasa 4 days na. Ito sila guys, mag free swimming ito mga 7 days. So gagawin natin after 7 days, mag-introduce tayo ng prime shrimp dito sa mga free swimming na mga blue polar. Ayan na guys yung male and yun yung female sa loob ng pipe. So ayan guys, kung makita nyo, ayan yung mga itim na yan, yun na yung mga eggs ng blue polar. And malapit na yan guys mag free swimming.
ano, gaitim na. Ibig sabihin na ano na yan, malapit na yan, na-hatch na yan, no? Eh, pero hindi pa na nag-free swimming. Dito naman guys, yung second pair ko ng Blue Polar. And currently, nag-lay na rin ng eggs yung female dito sa second pair ko na Blue Polar. So, itong male na second pair, yan. And yun naman yung female. So, yan guys, kung makita nyo, no, medyo puti pa yung eggs. Kasi yung eggs dyan guys, nasa 2 days pa lang yan. So, mag-start na yan siya mag-itim or ma-hatch by 4 days. Yan. And pagka 7 days, yan, mag-free swimming na yan yung mga fry ng Blue Polar. So, ganun lang guys, kadali, no, mag-breed ng Blue Polar. Ang Blue Polar guys, pwede sila mag-lay ng eggs every 2 to 3 weeks. And so, mas mabilis padamihin ang Blue Polar kasi yung kanilang mga fry hindi mahirap alagaan. So katulad nito guys, ito na yung mga fry ng Blue Polar. To malapit na to i-transfer ko sa grow out. Probably next week i-transfer ko na to guys. Ayan. So ngayon pinapakain ko sila ng pellets. So, tapos ko na sila pakain ng brim shrimps. And pag ganito kalaki, pwede na to sa pellet. So, ito guys, ite-transfer ko to siya dito sa ganito kaliliit na mga tank. So, dito guys, ayan, malalaki na to na Blue Polar. Ayan o, malaki na. So, yun yung sa taas, dito ko ililipat. So, itong mga molly ko, probably lilipat ko dun sa kabila. Ano yun kasi mga vacant tank yan, wala laman. So, lilipat ko. And ito yung sa taas doon na fry ng Blue Polar, dito lilipat ko. So, and guys, kung hilig mo mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.